Binugbog umano ng mga kaanak ng kanyang ka-live-in hanggang sa mapatay ang isang lalaki sa Naga City, Cebu. Nangyari umano ang insidente habang nasa loob ng patrol car ng mga traffic enforcer ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nagluluksa ngayon ang mga kaanak ng 22 taong gulang na si Patrick Cano mula sa Naga City sa Cebu. Ayon sa kanyang nanay na si Roseline, nasawi si Patrick mula sa pambubugbog ng tsuhin at pinsan ng kanyang kinakasama. Araw ng Linggo daw nang maligo sa dagat ang biktima kasama ang kanyang ka-live-in, isa pang kaibigan at ang mga sospek. Nag-inuman din sila kaya nalasing si Patrick. Uuwi na sana sila kaya inangkas ni Patrick sa kanyang motorsiklo ang kanyang ka-live-in at ang kanilang kaibigan. Pero dahil sa kalasingan ni Patrick, sumimplang sila. Rumispondi naman ang mga traffic enforcer ng City of Naga Traffic Management Authority o CNTMA para dalhin sila sa ospital matapos ang disgrasya. Unang dinala sa ospital ang 2 angkas ni Patrick. Naiwan naman sa patrol car si Patrick at doon na siya sinita ng mga sospek dahil sa pagmamaniho habang lasing. Nagkaroon naman ng komosyon hanggang sa binugbog ng mga sospek ang biktima. Wala na raw buhay si Patrick nang dumating sa ospital. Tinanong ko yung driver sa patrol car. Sinabi ko sa kanya, "Sir, ano bang nangyari sa anak ko? Bakit ganyan? Bakit did unrariba ng anak ko?" Sabi ko sa kanya, din sagot niya sa akin, "Ma'am, hindi mo na ako magsalita sa iyo. Babalikan kita mamaya." Ang kinakasama ni Patrick na si Mary Jane Rodrigo, puno raw ng galit sa kanyang tsuhin at pinsan kahit kamag-anak na niya ang mga ito. Handang-handa siyang tumistigo sa kaso. Yung uncle ko, siya yung nagsabi na pag di daw ako tumayo dyan, pag namatay daw ako, papatayin niya rin daw si Patrick. Yan yung nalaman ko. Tapos, nandun ako sa ospital, pag gising ko na lang yung sinabi nila na patay na si Patrick. Voluntaryong sumuko ang mga sospek at nasa kustodiya na ng Naga Police. Ang tsuhin ni Mary Grace na si Andrew Espileta, ididiin ang pamangking si John Mark Ababon sa kaso. Inamin naman ni John Mark ang panununtok kay Patrick pero hindi raw siya naniniwala na namatay ang biktima mula rito. Feeling naman po ako na ma-convince na nuntok po ako pero sa ganun na sitwasyon sir, sa pagsuntok sir, namatay. Possibly sir. Anong sa tingin mo kung nangyari po sir? Hindi ko alam sir. Basta pagsuntok ko sa buhay ba yun? Pero lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na hindi naman dahil sa disgrasya sa motor, nasawi ang biktima. Parang naputulan ng parang wind ito sa alit. So, tinanong rin namin siya. Tinanong rin namin yung doktor na nag-declare sa initial cause of death. Hindi daw contributory yung pagka-disgrasya ng motorsiklo. Kasi base doon sa injury. So, kasi doon na namin na nakakita na may party talaga. Sinampahan na ng reklamong homicide ang mga sospek. Nagsasagawa na ng investigasyon ang lokal na pamahalaan ng Naga City sa insidente. Posibleng matanggal daw sa serbisyo ang mga responding traffic enforcer kung mapapatunayang nagpabaya sila sa kanilang trabaho. Pinuntahan namin ang opisina ng CNTMA para kunin ang kanilang panig pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.